At ngayong umaga makakasama naman natin ang head juke boss ng Singling Celebrity Edition. Walang iba kundi si Mr. Ray Valera. Good morning, Ray! Hello, Paolo! Kamusta po kayo? Good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin. Thank you for having us. Ano ba yung sikreto ng longevity ng isang Ray Valera? Looking back, iniisip ko rin eh. Siguro, swerte din. Siguro, partly fate. Pero yung choice na andun na rin yung ano eh, kung pinili mong makisama, kung pinili mong maging malupit sa mga kasama, kasama yun sa ano sa factor na dadaanan mo, kasi madaling umakyat, mahirap mag-maintain. At ang nakita kong nagbunga ay yung wag mong yung ba tinatawag na be kind to everyone, kahit na nagdadala lang siya ng kape, kahit na sabi mong maliit na writer or whatever, dahil magiging director siya balang araw, you'll never know na sila rin yung kukuha sa iyo at ulit hindi ka mahirap kausapin. Ganun. In terms of yung career ninyo, sabi ninyo na every 10 years you try to make sure na you're out there, na nagiging relevant ka. Anong iba't ibang mga technique o ginagawa mo para manatiling relevant ang isang Ray Valera? Bigyan ko kayo ng konting history. Nag-umpisa ako siyempre singer, di ba? Pagkatapos nakilala ko, naging songwriter. Tapos, naging mga kanta ng telenovela. Tapos, naging hurado. Tapos, ngayon, parang tsuhin na makulit lang sa midyoke, sa singaling. Iba-ibang generation, ibang pagkakakilala sa akin. Like you said nga, di ba, na you start doing simple things muna, and then it just advances into what is now a decades-long career. Di ba? Ilang dekada na rin. You started in the 70s, you made a song for, I do believe it's Rico J. Puno? Yes. Ako si Superman. Idol ko yung taong yun eh, nung araw pa. Dahil siya ang nag-inspire sa akin na pumasok sa show business. Gumawa ako ng kanta talaga nung una para sa kanya. Ang title ng kanta, Ako si Superman. Lately ko na lang nung nakasama ko na siya, tsaka na nalalaman totoong dahilan kung ba't di niya nakanta yung kanta. Kasi sabi sa akin nung araw, puno na daw yung mga kanta sa album ni Rico Puno, kaya hindi na isama. At sabi sa akin, ikaw na lang kaya kumanta. Kaya ako napasok sa show business. Ngayon, lately, nung nakasama ko na si Rico Puno at nakabarkada ko na siya, sinabi niya sa akin na talagang tinurn down niya yun. Ang katwira niya, sabi niya, imagine mo, yabang-yabang ko na, tapos Superman pa, ganun. Pero sabi ko, kung hindi naman, kung tinanggap mo naman yun, wala naman ako dito. Dahil, di ba, parang substitute lang ako eh. Bago siya namatay, inarin niya yun. Pinilit niya na kantahin namin sa isang show. Wow. Hindi ko maintindihan ba't ini-insist niya yun. Nung natapos siya, tuntua siya, iba yung mukha niya. Sabi niya, bagay pala sa akin yung kanta. No? Sabi ko, ano ka? Ginawa ko nga yun para sa'yo eh. Sabi niya, kung kinanta ko pala, hindi wala ka ngayon dito. Wala ka lang magagawa, nandito na ako. Everything happens for a reason Puno. Talaga. Oo. Kaya kung masabi minsan, fate or luck. Dahil minsan hindi mo alam kung saan ka mapupunta o saan ka susuot. Ngayon yung choice. Kasi nag-aano sa isip ko yan eh. May choice ba tayo talaga in everything we do? Lately or nitong medyo tumanda na ako, na-realize ko na mas parang kung meron man tayong choice, mga 10% lang. Dahil kapag every time na gumagawa ako ng desisyon na contrary to dun sa gustong gawin ng fate, parang sumasalo nga ka sa ilog. Sa agos ng ilog. At mahirap yan. At kung pagod ka na, mapupunta ka somewhere sa ibang pang-pang at hindi mo alam kung yun nga yung destination na gusto mong puntahan. Kung meron man tayong choice at papayagan tayo ng fate, kunwari, nakita niya talaga nagsisikap tayo,
At talagang, ano, minsan nag-give in din siya. Isa ka sa mga artist na napakarami yung mga timeless hits, kumbaga na hanggang ngayon relevant pa rin. And in fact, one of the songs na naging relevant just recently ulit was because of the real meaning behind Walang Kapalit. Ginawa ko yung for doon sa mga gays. Kasi nung panahon ng 70s and 80s, hindi pa naman talaga ganun ka-open ang society natin sa gay community. Mm-hmm. Siyempre, the song was veiled. In a sense na parang hindi siya ganun ka-obvious na para Serena, ganun. Mm-hmm. It's more of a parang sinasabi dun, ano eh, alam niya na hindi naman siya mahal. Uh-oh. Pero ganun pa man, oo. Huwag mo na lang akong pigilan na mahalin ka, something like that. Hindi ko na-realize na sa panahon yun, magkano siya, yung sinalita kong sinabi ko na ginawa ko nung araw yun para sa mga gays. Magagawa ng ingay dahil sinasabi ko yung totoo lang. Eh. Pero hindi ko akala na gano'n na yun, gano'n na nagbabiral yung sinabi mo o whatever. Ako rin mismo ay nagugulat dahil ginawa ko naman kasi yung mga kanta na yan hindi dahil buhay ko eh. Mm. At palagi ko sinasabi na gumagamit lang ako ng tinatawag na empathy. Yung pang ilalagay mo sarili mo dun sa tao. Aha. Eh, kasi alam kong mauubusan ako ng istorya sa buhay. Therefore, ang mangyayari, yung mga lyrics at mga emotion na ibinibigay mo ay sila yun eh. Hindi lang nila masabi. Mm. Ikaw meron kang option to say it. At pag narinig nila yun, hindi naman sasabihin lang, ang kanta ni Ray Valera, hindi ganun eh. Ang sasabihin nila, ako yun ah. Kaya magkocross talaga siya ng boundaries. Mm. Yun ang effect ng kantang galing sa empathy. Yun lang ang sasabihin nila. Ano yung ginagawa mong pinaka-moderno, sabihin natin? Meron ka bang online activities, social media? Active ka pa ba dyan? May YouTube meron. Channel kami nila, nice. Marco Season, si Haji Alejandro, at saka si Nonoy Siniga. Wow! Matatandang usapan, puro kalokohan, saka puro, kabulastugan. So, kwentuhan yung channel. At the same time, oo, may kantahan, at doon na ilalagay ko yung kanta kong bago. Ang tawag doon sa YouTube channel namin ay, Okay Pagmasaya. OPM. So, pag-usapan natin itong bagong role mo as Juke Boss para sa singling Singlebrity Edition. What kind of a Juke Boss ka magiging? Walang expectations. Dahil sa inaano ko sa isip ko, hindi naman talaga sila nandito para magpasiklab na sila yung magaling. Ang idea kasi ng singling ay itong Celebrity Edition ay yung bang mga celebrities, pinapipili ka sinong gusto mong pag nanalo ka, sinong mong gusto mong bigyan ng pera. Kaibigan mo, kamag-anak mo, o yung foundation na malapit sa puso mo, di ba? Yes. Ang kagandahan kasi noon, sinasagot niya yung tanong ko sa sarili ko na, yung bang tanong na, paano ka tutulong sa kapwa? Pandemya, wala ka nga eh. I mean, how can you give something you do not have? Mm. Yung question na yun sa sarili ko, di ba? Hindi naman kami mayaman eh. Itong Celebrity Edition answered that question. Sa akin, ang gandang idea nun, coming from TV5 at saka sa singling group. Kasi, alam niyo naman, di ba? Ang gustong-gusto natin tumulong eh. Let's be honest. Ang pinaka-nahirapan sektor ay yung mga musikero, yung mga malita comedian na dyan sa dahil nawala yung mga nila.